Kamusta mga ka-DIYers? Welcome back to my channel. Day 16 na po tayo. Thursday sa ating house renovation. Shoutout nga pala muna kay JJ Colocar, birthday boy ng phase 14. Check na natin kung anong ginagawa dito sa bus. Ang agan naman ni Bagyo Masaya. Kaya andito na kaagad siya sa taas. Tingnan muna natin sa loob kung ano na yung ginagawa niya dito sa taas. At parang wala pa si Boy. Check na natin muna ang update dito sa ating munting bahay. Let's go! Morning. So, si Bagyo ay humahataw na sa pagtatrabaho pala ngayon at ginagrinder niya ang mga bakal dito sa taas. Ito nga pala yung mga bakal na sobra din sa may poste, no? Kaya nga pala niya pinuputol to para lagyan ng flashing. Ang balak kasi sana dati tutupiin na lang yung mga bakal. Panggagag suporta din sa pader. Pero ang balak ngayon ni Kevin ay lalagyan niya ng flashing. Para magawa yun, kailangan putulin yung mga bakal tsaka mas malinis yung pagkakalagay daw. Ito na nga pala yung mga ginawa ni Bagyo kahapon. Ito, makinis na talaga yung pader dito sa labahan area natin. Makita nyo naman, pulidong-pulido, pantay na pantay. Hindi kagaya dun sa casting nung bahay natin. Medyo wala sa level tsaka skwala na sa termino ng mga workers natin. Pero ito talaga, sinigurado nilang sukat na sukat. Kahit ultimo millimeter, talagang sinukat nila na maayos to. So, time check nga pala muna tayo. It's 7 a.m. in the morning, eksakto sa cellphone ko. At madami na kaagad silang nagagawa dito. So, tingin ko mas maaga pa silang nagsimula talaga dito. At habang busy sila dun sa taas, ako naman ay tinatapos ko tong skin coat. So, second coating na po pala ito. At pasensya na kung hindi ko ma-videoan yung sarili ko habang ginagawa ko to. Wala kasi akong stand na dala. So, picture-picture na lang pagkatapos ng trabaho dito sa skim coating project na ginagawa ko para dito sa bahay. So, check muna natin ulit dun sa may taas. At nalagyan na nga pala nila Bagyo at ni Edwin ng bubong itong sa CR namin. So, pwedeng-pwede na siyang palitadahan para mapakinis. So, nakikita na po natin yung forma na itong CR. At si Bagyo, nagsimula na rin magpalitada dito sa pinaka likod na parte ng pader natin. So, nakaka 1/4 na siya. Almost kalahati na pala. At si Edwin naman, ito yung mga nilagay niyang si Parlins, tsaka ito yung mga bubong na tinaasan natin para sa likuran.
Lunchtime muna guys, pahinga muna tayo. 1 hour later. So yun nga mga boys, back to work na po tayo. Pero papatuloy lang ni Bagyo ang pagpapalitada dito sa pader. So, habang nagpapalitada si Bagyo nga pala, si Edwin naman ay inaayos na tong pintuan. Si Boy ang naghahalo ng semento. Ang pintuan na to ay para dito sa service area natin. Ito yung sa back door, ng original na back door ng bahay na to. Pero para makatipid, nag-decide kami na gamitin lang to para ilagay dito sa may service area. At okay pa naman siya, wala pa naman siyang sira, kaya mas okay na rin na magamit. At inaayos na to ni Kuya Edwin, pinaprepare na para mailagay dito sa my service area. Ito nga pala ang hidden walis-ting-ting technique ni Bagyo. At tapos na pala siyang magpalitada dito. So maling-maling na sa'yo. Maling si Kuya Edwin nga pala. Ay, tuloy-tuloy na yung paggawa niya. So nilalagyan niya na ng hollow blocks itong gilid na pagkakapitan ng hamba at natapos naman niya at napalitadahan na rin kaagad ni Bagyo. So hindi ko na nakuhaan to ng video kasi may ginagawa din ako sa baba, so picturean lang yung nangyayari. So eto, pinapakinis na ni Bagyo yung rough na palitada at dahil 5 PM na, medyo bibitinin ko muna kayo ngayong day 15 na video. So watch out nyo na lang po yung next video. Hanggang dito na lang muna mga ka-DIYer. Sa mga hindi pa pala nagsasubscribe, don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. And para updated kayo sa aking next video, hit nyo na rin yung notification bell. So hanggang dito muna, have a good day, peace out.